dito ka lang tatawa kahit mag-isa ka. I agree ako dyan! That's a fact! Sure kami dyan dahil yan po ang tweet sa atin ni Rose de la Cruz. Thank you for watching and thank you for your tweet message. Kami po ang kasama mo sa trending na tawanan. This is your favorite Celebrity Bluff Season 10! At masusubukan ngayong gabi ang teamwork ng mga mag-utol. Time to meet our players. Hey, hello. Welcome back. Aljur Abrenica and his equally handsome brother, Alena Abrenica. Now, this boy has a sister, yes. Alden Richard with his sister, Riza Fulkerson. Adorable siblings, Lauren and Victor Young. Thank you and welcome, particularly to Alan, Riza, and Victor. Thank you. It's lukso ng dugo versus init ng dugo. Init ng dugo, walang dugo. Walang at all. I'm sorry, thank you for correcting me. Lukso ng dugo versus walang dugo. Alien Brabant! At ngayon naman, galing sa walang dugo, lukso ng dugo versus maduming dugo. Hindi mo kinaya. Sige sa'yo na, hindi ako yun. Hoy, huwag ka nagtuturo. O, talaga naman eh. Ang sasabihin sa kanya, berdin dugo. Oh. Ayun. It's okay. Eh, lumalan ng berdin dugo, no? Ano na lang? Eh, maduming dugo. Uy, pero lumilinis na, correct, no? Correct! Uy, totoo ba yan? Oo, ay, totoo. Totoo maduming ang dugo mo? Makapagpa-check up nga bukas. So. After the show na. After the show. Mo, trending Becky Bubay! Hello! What is it tonight? Ay, nako, Miss Ogea. My character tonight is from the request of our LGBT friends na sobrang suporta. Oh, thank you, hello. Thank you. Maraming salamat. Lagi sila nagtitweet kaya ang character ko tonight ay Ariana Grinder. Ariana Grinder! Nagtawa si Big... Nagla-grind ng apin. Magtitweet yung mga yan. Okay, thank you naman sa suporta. Thank you, Ariana! At di ba ito parang magkakapatid, gano'n? Aling sa lukso ng dugo. Ena, ena. Lubak-lubak ang dugo. Hindi! Ito naman, mag-utol. Kasi alam mo, ikaw na kinakausap ko. Dati ang tingin ko sa'yo parang kapatid lang. Oo. No? Ngayon, iba na yung lukso ng dugo mo sa'yo. Ano yan, tukso ng dugo na yan? Oo. From lukso ng dugo? At sa akin, tukso ng dugo. Wow! Konti na lang to. Konti na lang ba? Konti na sa lang. Sa palagay mo? Oo. Bilisan mo na kasi mawawala na yung dugo ko. Mahirap. Hindi ka na dinudugo. Hindi nga ako dinudugo. Bilisan mo na. Ang tawag sa yot-tuyot na dugo. Comedian. Comedian. Well, at least tuyot. No, hindi wala. Tsaka hindi madumi. Aray! Alien ako, wala akong dugo talaga. Oo nga. Ano meron ka? Masyado madugo ang taping natin ngayon. Ay, hindi totoo yan, ha? Hindi ba? Ang pambansang maliligaw ko, pero baka siya na lang talaga. Jose Manalo! Na, ayan. Bang ano? Ito ba ang gamit mo? Alin? Ito. Alin? Gamit mo. Yung pag nag ano. Hindi. Tingnan mo, ang ganda natin sa TV, no? Tingnan mo. Aray ko! Ay? Okay. Tusok na naman. Hindi. Ang bango niya. Ano mo? Ano mo? Wala sa itsura. Correct. Pero Diyos ko po, buong Pilipinas, ang bango po ni Jose Manalo. Sinasabi ko rin yan, every time na matapos ako maligo, walang nabago, yung pakiramdam lang. Totoo, buti na lang mabango ka. Oo, yun na nga lang pagmamalaki ko. Sabi nga nanay ko, naligo ka na. Ahawakan niyo pa yung buko. Ay, oo nga, basa. Oo, mabango ka. Sabihin, walang nababago sa itsura. Tsaka, amoy expensive ang pabango mo. Ay, oo naman, hindi naman ako bumibili. Ang tawag dyan sa Thailand ko nabili yan, Thai Cam. Ha? Thai Cam. Tay kam ang pabango mo? Ano yun? Tay ng kambing.
At mas magiging challenging ang magiging takbo ng ating laro ngayong gabi. Bakit? Because players, your scores will now be accumulated at ang highest pointer sa mga pagdadaan ng dalawang rounds dito sa level 1, ang siyang mag-advance sa final 4. Tama ang inyong narinig. Wala na munang ma-eliminate sa round 1! Bago yun, ha? Ganda yan, ha? Diretso lang ang laban hanggang World War. At sa mga online ngayon, huwag kalimutan ang hashtag Celebrity Bluff or mention at Celebrity Bluff sa inyong Facebook and Twitter. Players, are you ready? Ready! Ready! Let's start with round 1, and this is Fact or Bluff. Bluffboard, please reveal the squares now. For 2,000, we have takutin ko, iputok mo, bilaan niya, Aljur and Allen. Choose a square. Kuya. Iputok mo. Huwag ka naman ganyan. Iputok mo. Ang sabi ni Allen, pero binulong ni Aljur, ah. Paano mo binulong sa kanya? Bulong mo nga sa akin. Ay! Ay! Oh my God! Hindi ko kaya. Okay, sino ang gusto niyong paputok? Pero putok-putok na eh. Ay! Ay, sobra. Di ka pala nakakapili. Porque may gwapong katabi. Sa akin ang huling halakhak. Si Jose. Galing mo, Brad. Ayun, no? Okay, narito ang tanong. Ayon sa Guinness World Records, within 30 seconds, ilan ang pinakamaraming napaputok na lobo sa pamamagitan ng pag-upo rito? 37 na lobo. In 30 seconds? In 30 seconds. 37 na lobo ang pinutok. Ang bilis. 38 sana yan. Anong nangyari? Naunang pumutok yung pigsa. So, hindi na naituloy. Kasi nga, sumobra na yung pressure. Ganun. Yung una, oo, ang problema doon, hindi pa hinog. Ay, nahinog na sa nahinog pressure. Na. Nakakalburo. Oo, Diyos ko. Ganun yung tunog. Pang 38, pumutok, hindi na kaya. Kaya 37 lang, Brad. Paano? 37, Brad. Okay. Ariana, grinder. Kilala ko yan, nakapagpaputok niyan. 49 balloons in 30 seconds. Okay? Taga Czechoslovakia yan. Si Recuerdo de Pan. Czechoslovakia. Taga Hong Kong pala siya. Dumipat, nag-migrate. Two years ago, doon niya nakuha yung Guinness World Record kasi niya. 49 balloons ang nakuha niya. Recuerdo de Padua. Ayan. Eoyen! Ang sagot niya, 43. 43? Sa laki ng puwet, dalawang lobo pinuputok niya. Oh, that's possible? Oo. Oh. Oh, para makadami, no? 43. Aljur and Allen, ang sabi ni Jose ay 37. Is it a fact or a bluff? Bluff. Nako! Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Nako! Walang change. Bluff board. Swerte kaya sila sa una. Please reveal! Naitala ito ni Ashrita Furman last year sa New York City at ang bilang ng pinakamaraming lobong napaputok sa pamamagitan ng pag-upo sa loob ng 30 seconds ay, yes, 37 balloons! At dahil dyan ay may revelation tayo, narito kasama natin ang champion. Sige nga, sige nga. Ariana Grinder, come on! Grind! How many balloons? In 30 seconds! In 30 seconds! Oh, isa ko sa mga ano yun eh, games at sa mga parties. Partner kayo. Hindi ako marunong eh. Hindi, yun. Mabilisan lang. Ayan, dyan yung puputokin niya. Ayoko, masakit! Hindi. Ang ano to, Guinness World Record ng Coco. Kami, paharap kayo, ano? Palikod, syempre. Paano? Okay, sige na lang! Oh, ay! Okay na lang! Galing! Kaya naman! Ayoko, ayoko! Sa harap, sige na! Subukan na natin! Ayoko! Kaya niya yan! Para fair! Pinatakot talaga ako sa puto. Huwag ka ma! Kuya, feeling ko si Aljur ang gusto niya. Brad, go nga, Brad. Nagatakot ako talaga! Ay! Nagpapahabol! Brad, sige. Ayoko lang nakaharap kasi natatakot talaga ako. Ha? Sorry, sigurado ka?
Kaya mo yan! Sadali kasi kasi! Sadali lang! Tira! Kasi ako, pag bumutok, baka sumabog sa mukha ako! Hindi! May chance! Chance bumawi. Alden and Riza, you have 1,000 already. As well as Lauren and Victor, you also have 1,000. Okay ba, Victor? Yes. Okay, Alden and Riza, choose a square. Takotin ko. Oh, okay. Takotin ko. And aside from Jose, choose a bluffer. Sibubay ko. Ariana. Hi, Riza. My future sister-in-law. Uy! Uy! Ashu. Ariana, here's your question. Sa Japan, ano rin ang tawag sa heart condition na takot subo? Heartbroken syndrome ang tawag dyan, okay? Wow. Heartbroken syndrome. Broken heart syndrome, heartbroken syndrome. Ito yung mga hindi maka-move on sa love life nila, parang nadidepress, ganyan. At pag nadidepress sila, umiiyak sila, kaya nagkakaroon sila ng takot subo. Na-experience mo na ba to? Na-experience ko na yan, pero hindi ko pa rin napigilan talaga. Alam. Yung takot subo. Yung depression mo, hindi mo napigilan. Na-conquer ko naman siya. Na-conquer so, mo. Ay, good for you. Congratulations. Hindi na siya naging takot subo. Ginamit mo yon to be stronger. Yes. Okay. Naka-move on ako through that. Very good. Congratulations. Thank you very much. Alien. Irregular heartbeat. Irregular heartbeat. Irregular heartbeat. Kasi pag natakot siya, parang humihinto. Humihinto. Tibok. Pero hindi patay. Buhay pa. Oo. Dahil pag natakot, sinusubo yung ano eh. Yung daliri. Ah, ganun. Tapos hindi tumitibok ang puso. Irregular, irregular. Okay. Takot subo yun. Takot subo. Alien. Okay, Jose. Wala rin akong dugo. Heart attack. Heart attack? Ganun kasimple lang. Yung takot sa Japan, yan yung heart. Yung tubo, yung subo, attack. Pinagsama lang yan, heart attack. Ganun kasimple na explanation. Huwag na natin paramihin pa. Na-experience mo na to? Sana hindi pa. Hindi, sana... wala. Maganda ang hindi heart, ever. Ang heartbeat ko nasa 32. Pero, normal na normal. Kahit pag nakita mo ako, normal? Ay, nagiging 44. 45 na, para paputukin na agad. 45. Mabilis. Alden and Riza sa sagot na heartbroken syndrome. Is it a fact or a bluff? Bluff. Ay! Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Lako. Bluff nga ba? Bluff more. Please reveal. Oh! At ang unang na-discover sa Japan noong 1990 ang takot subo ay nangyayari dahil sa pansamantalang panghihina ng muscular portion ng ating puso. Ito ay sanhi ng emotional stress, kagaya ng pagkawala ng isang mahal sa buhay or ng breakup ng mga magsyota, kaya kilala rin ito sa tawag na broken heart syndrome. Okay. Alden and Riza, ang inyong 2,000 ay pinaghatian ni Aljur and Alden. You now have 1,000. Okay. Lauren and Victor, aba 2,000 na kayo. Sige, dagdagan natin. Bilaan niya, Alien. This is for you. Ayon sa icecream.com, humigit kumulang ilang licks ang kailangan to consume one scoop of ice cream. 55. 55 licks? 55 licks. Dapat 50 lang, eh tumulo rito. Umabot pa ng 5. Ayaw, sa bagay. Hahabulin mo yun. Kailangan eh. Ice cream. Tsaka ang sarap nun, no? Oo. Oh. So, 55 licks. 55 licks. Okay. Ariana? 50. 50 licks. Minus 5. 50 na dila yung kailangan mong gawin dyan para maubos yung one scoop. At tinest ito dun sa normal na medium size ng ating mga dila. Okay? So, kahit kayo, mga 50 licks din bago nyo maubos ang one scoop. Jose? 45.
Oh, minus 5 again. 45 lang, oo. Kaya nga nauso yung dyan tinawag yung caliber 45. Uh-huh. Dahil sa bilis nila. Ah. 45. Ah. Ubus lahat. Muntik nga yung apa, malusaw sa dila eh. Dahil napaka-nabasa na halos lahat eh. Natunaw na. 45. 55, Lauren and Victor. Is it a fact or a bluff? Fact. Fact na fact na? Fact na fact. Hello nyo ang tamang sagot sa pagbabalik ng Celebrity Bluff Season 10! Let's just play round 1, fact or bluff! Ang ating tanong kanino for 2,000 pesos para kina Lauren and Victor. Ayon sa icecream.com, humigit kumulang ilang licks ang kailangan to consume one scoop of ice cream. At sa sagot na 55, they said fact. Fact na fact! Ay, may ice cream na sila. Ang ako sarap. Wala. Ang sarap ng flavor nito. Ako wala. Ano? Kari-kari. Okay. Is it really a fact? Bloodboard, please reveal! Okay, I'm sorry! Because this is the fact. Ayon sa icecream.com, ang isang scoop ng ice cream ay mauubos by licking it 50 times. Only 50 times. And the scores, they all have 2,000! As I said earlier, walang ma-eliminate because we will now move on to round 1, level 2. And this time, tataas rin ang score points ninyo to 4,000 each correct answer. Bloodboard, please review this quick. We have It's a Dance, It's a Plane, It's Superwoman. Alden and Ryza, it's your chance to choose first. It's Superwoman. Okay, sure. And choose a bluffer. Jose. Oi! Jose, this is for you. Noong 1970s, ano ang pangalan ng superhero character na ginampanan sa pelikula ni Nora Honor? Super. Super N. Super N. N for Nora. N. Nora. Tama. Mm. Super N. Nora. Pero mas ginamit lang Super N for Nunal. Yung Nunal ni Nora, yun yung power niya. May mga superhero na malakas siya, hindi. Pag gumanan, Super M! Jong, jong, jong! Matansik yung mga nunal niya. Para lang siya sumisingaw, gumanan, shim, shim! Parang kulamot yung lumilipad na ganun. Yun yung pinatatapal doon sa mga kalaban niya. Natamaan ka, no? Hindi, nakailag ako. Bata pa ako na nun, talsik lang to. Okay. Super N. Super N. Nora Nunal. Ariana! Siya ang nag-iisang superstar, okay? At doon nang galing yung kanyang tag na superstar. Si Pablo Gomez, na isang napakagaling na direktor, ginawan siya ng superhero character at yun yung naisip nila, superstar. Okay, yung kwento niya, si Ate Guy, galing siya sa ibang planeta, tapos napunta sa Earth, kalaban niya mga super animals, mga super cockroach, ganyan, super praying mantis, ganyan. Pero nagpatumba sa kanya. Super palaka! Super worm, magkasama super sila. Worm. Oo, super half worm, super half palaka, mga ganyan. So, doon nagsimula, doon din nang galing yung Vilma Santos gumawa na din ng kanyang mga superhero characters dahil kumita ng bonggang-bongga yung superstar. Mali. Mali. Bakit mali. Alien? Ang sagot niyan, Super G. Super G? G, as in judge. J yun eh. Ha? J. J ba? Hindi, G, G. Guy. Guy kasi. Oh, Guy! Inora, di ba Guy yan? Ate Guy, yes. Ate Guy. Pero yung story niya, actually, kay Kuya Germs yun eh. Bakit? Super G, Germs yun eh. Eh, ang gustuhan ni Nora, hiningi niya. Sabi ako na lang yan. Ang sabi ni Jose ay Super N. Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Bluff na bluff. Okay, tingnan natin. Bluff nga ba? Bluff board, please reveal. Sayaw, sayaw! Of course, it's a bluff! Ginampanan ni Miss Nora Honor ang superhero character na kung tawagin ay Super G! Yes! Lauren and Victor, it's your chance to choose a square. It's a dance, it's a play. It's a dance. Aside from Jose, choose a bluffer. Si Bubay.
Ariana, please. Hi. Hey, here's your question. Ano ang tawag sa traditional Tahitian dance na kilala sa rapid shaking motion ng balakang? Kilua. Okay? Kilua dance. Kilua? Okay? Yan yung parang ano, yan yung naging peg na kung nakakainom kayo ng mga authentic. Kalua? Oo, kilua, kalua yan. Kung authentic ng mga cocktail drinks, yun, dun kinuha yan. Yun yung naging peg niya kasi before mo inumin, kailangan mo na you have to shake. Shake mo yan! Ayun! Ayun! May skirt, may skirt! Awat muna, sandali. Ayan, meron pala to. Favorite dance mo pala ito, yan? Oo, ito ang gray skirt. Kilua! Kilua, tama? Kilua. Kilua. Okay. Yung pala ang traditional Tahitian dance. Ayan. Hmm? 5, 6, 7, 8! Rapid niya naman! Oh, ay! Laglag tumihimaw ko! Ha? Ayun! Ah! Bago, di ba? Yung intestine ko, ano dito? Yun. Ayun! Kilua. Rapid! Correct. Shaking, movement shaking. Balakang! Shaking motion ng balakang. Alien! Sorry. Ang sagot niya, Otea. Huh? Otea? Otea. Kasi pagka yung mga babae, yung mga barkada, naglalaro na niya. Oo. Otea! Otea! Sabi, Otea! Tingnan mo ito, ote ah, o... Paano? Gusto mo yun? Yeah! Alien! Paano ang ote ah? Okay. Ote ah! Music! Grabe! Ay, ano yan? Andali. Andali. Wala nga pala akong brief. Wala nga. Ayun, ganun pala yung Otea. Otea. Ikaw naman. Oh, okay ka ba? Ayos naman. Okay ka ba? Oh, regular na to ah. Oo. Oh, oh. Ay, saglit po, may nangyayari. Ano? Wala ba kayong gamot dyan? Jose. Waga-waga. Waga-waga? Waga-waga yan. Yan yung nagwawagwag ng mga bilbil. Waga-waga. That's sexy. Yan, pinakamagandang nasayaw yan. Ng, sorry po, doon sa mga medyo healthy. Paano yun? Gusto magpa-diet. Waga-waga. Pwede mong gawin yan para mas sumeksi ka. Tuturuan kita. Ayan. Bakit hindi ka pa ba nasi-sexy yan sa akin? Ayan, tingin hindi, mas gusto ko pa sumeksi ka. Medyo malaki pa sa... Natatabaan pa ako sa'yo. Wow! Ayan, tingin sa'yo. Ayan, tingin sa'yo. Tamo, hindi masara sa'yo. Oso, sa likod naman kasi sasara, dinadaan-daan mo pa sa harap. Eh, siyempre. O, sige, tuturuan daw tayo ni Jose. Ikaw, ayan. Wala ka bang grass skirt? Wala na. Si Jose. Ay, kami ba? Ako kayong dalawa. O, sige, turuan mo kami dahil siya po talagang mahusay na dancer dito eh. Lauren, come on! Lauren! Up music! Kung gusto mong ma-regular! Papalakpak muna. Kaliwa mo na. Kasamahan nyo nito para may daya. Kabila. Harap. May harap? Oo. Bakit may harap? Sa likod. Ikot nyo ngayon. Hey! 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 Oh, hey! 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 Naka! Ano yun? May lumuha. Parang may natanggal. Waga-waga, hindi luwa-luwa. Ganun lang, ikaw lang, pa! Shake lang, ganun lang. 5, 6, 7, pa. And front! Huwag kang kakagat ng labi, pangit tignan. Ayan mo nakangiti! Huwag kang... Parang sarap, masarap naman. 5, 6, sa harap! Harap sa kaliwa! Hey! Harap sa kanan! Yan! To the front, 6, 7, eh. Kaya nakarap na camera. Ang ngiti. 5, 6, 7. 6. Nagaling mo lang ito. Hmm.
Hindi ko makita yung tali. Aray ko! Bilisan mo! Hoy! Hoy! Palda na yan! Palda ko na yan! Palda na yan! Waga-waga! Lauren and Victor, ang sabi ni Ariana Aikilua, is it a fact or a bluff? Fact! Fact na fact na? Fact. Okay. Sana madagdagan ang 2,000 ninyo. Bluffboard, fact nga ba ang Kilua? Please reveal. Oh! Ang tawag sa Tahitian dance kung saan may rapid shaking ng balakang ay Otea. That's all. Aldrin and Riza, you now have 8,000. Aldrin and Allen, you now have 4,000. At madadagdagan pa yan. It's the plane. It's you, I believe. The alien. It's a plane. This is for you. Mula sa anong bansa ang kauna-una ang jet aircraft na naimbento noong 1939? England. Oh, England. England. Kaya nung World War II, ang galing nila, sila ang magaling nung yung mga dogfight. Kasi na-invento na nila noon. Nakailang gera kaya? Kompleto yung gera mo? Kompleto ko. World War I tsaka World Two. War II. Okay. At kaya alam ko magkagera. Okay. England. Ariana. Germany. Sa Germany na-invento yung jet aircraft na yan. Okay? Kasi bukod sa Japan, sila talaga yung pinakaano yung advance. Lahat gusto nilang gawin. Actually, sa Germany rin matatagpuan yung pinakamabilis na bullet train kasabay yan ng jet aircraft nung inimbento. Germany. Okay, Jose. USA. Meron pa ba? Wala na. Basta mga sa ganyang gamit, USA na. Diba? Sila yung mga rocket ship na pinapupunta sa outer space. Sa kanila yan. USA number one. So, jet fighter pa, aircraft pa. United States of America. Pero ang sabi ng bluffer na si Alien ay England! England. Is it a fact or a bluff? Bluff. Nako? Bluff na? Bluff na. Well, wala pa namang ma-eliminate, no? Pero malapit na nating malaman kung sino ang pasok sa jackpot rounds at maaaring mag-uwi ng ₱500,000. So, tutok lang kayo. Magbabalik agad ang Celebrity Bluff Season 10! Wow, Bobby! This year round 1, level 2 for 4,000 points. Ang aking tanong kanina para kina... Ito, totoong Pogi. Aljur and Allen. Ay, mula sa anong bansa ang kauna-unahang jet aircraft na naimbento noong 1939? England. At sa sagot na England, Aljur and Allen said... Bluff. Okay, bluff board. Bluff nga ba? Please reveal! Yes, it's a bluff! At narito pa ang fact, noong 1939 ang unang aircraft na lumipad under turbojet power ay ang Heinkel HE-178 na naimbento sa bansang Germany! So, our scores at the end of this round, Aljur, Allen, Alden, and Riza, you both have 8,000! Lauren and Victor, only 2,000. So, let's play round 2, and this is Word War. Players, you only have 3 chances in this round. Dahil 3 puzzles lang ang ating isosolve, and each correct word is worth higher than the other. Okay, so first correct word is 5,000, next is 7,000, and the third and the last is 9,000. 579. Clear? And here's your category. Buksan na yan! Magastos yan. Wag. Okay lang gastos, kaya lang. Traffic? Naka. Excited ako dyan. This is World War I for 5,000. Go ahead, Alden. School opening. School opening? Is it correct? Bluff board, please reveal. School opening is correct! I'm excited too. So Alden and Riza, you already have 13,000. Lauren and Victor, the second word is worth 7,000. Okay.
Here's our category. Gusto ko yan. Usually, paluhod. Paluhod? Gusto mo talaga yan. Ako? Meron na ako yan. Allen, Riza, Victor, tingin lang sa bluff board for 7,000. This is World War II. Go ahead, Victor. Wedding proposal? Huh, wedding proposal, is it correct? Bluff board, please reveal. Wedding proposal, incorrect! Our scores. Lauren and Victor, finally, they have 9,000! Aljur and Allen, you have 8,000. Okay, we're not yet done. For the third correct word, this is worth 9,000. Here's your category. Love namin yan. Pabrika ng chinelas. Pahabs. Saturday habit. For 9,000, kamay sa likod, this is World War III! Alden, go ahead. Lolit Solis. Lolit Solis, is it correct? Bluff board, please reveal. Lolit Solis is correct! Wow! Alden and Ryza, you have 22,000. Aljur Allen, 8. Lauren Victor, 9. So, we have to say thank you to these handsome boys. Thank you, thank you. Aljur and Allen, naka-inspire kayo kasama. Thank you. Mwah! Grabe ka naman. Thank you! I hope you enjoyed your first time on TV. Thank you. Good to see you again. Thank you, Victor. Did you enjoy? Okay. That way, please. Thank you, guys. And so it's Alden and Ryza! Congratulations again and again and again. At sa round na ito, meron kaming isang tanong, anim na posibleng tamang sagot. Pero, apat lang ang tama, Ryza. Tandaan niyo, sa round na ito, ang sigurado ay... Panalo! Let's play round 3 and this is the final 4. Each correct answer is worth 25,000 pesos. 4 perfect answers is equivalent to 100,000 pesos plus a chance to play for a jackpot round worth 500,000 pesos. Meron kayong pipiliin category for your 100,000 peso question. Bluff board, what are the categories? Ang sikat, ang dami. Ang sikat. Sure, ang sikat. Malalaman natin ang tanong. Sa ang sikat, sa pinakasikat na game show, of course. Dito lang yan sa Celebrity Bluff Season 10! Welcome back! Back to back, host, as always. This is round 3, the final 4, for 100,000 pesos. Sa kategoryang ang sikat, here is your question. Alden and Ryza, ayon sa socialblade.com, aling apat na celebrities ang may pinakamaraming followers sa photo and video sharing site na Instagram as of May 2015? At narito ang anim na posibleng tamang sagot. Justin Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift, Kim Kardashian, Beyoncé, Selena Gomez. Choose 4. Kim Kardashian. Kim Kardashian, please. Ariana Grande. Ariana Grande, please. Justin Bieber. Justin Bieber, please. Taylor Swift. Hindi kita narinig, ha? Taylor Swift, please. Tingin mo. Mahilig ka sa ganyan. Bluffers! Sama niyo si Selena Gomez. Piliin niyo si Selena Gomez. Bakit? Hindi niyo pinili. Pwede insert na. Insert na lang. Palitan niyo. Palitan niyo yung Justin Bieber. Bakit? Pinili nila. Hindi, kasi sa Facebook lang. Pero sa Instagram, wala yan. How about ako you, parang say? Palitan nyo si Kim Kardashian. Kasi parang mas madaming followers si Kendall sa kanya. Palitan nyo ako dito. Wala ako nyan eh. Wala Instagram. Palitan ka. Docente ako dyan. Sorry ha. Wala anti-social media. Oo. Sorry. So, yan ang opinion ng ating mga bluffers. You both have Instagram. Yes po. Well, the good news is, you still have time to change, to think,
to discuss, whatever. And that's for 30 seconds. But if you feel that you're super, super, super confident, just say stop the clock. Okay? And the timer starts now. Okay ka na? 5, 4, 3, 2, 1. Na 23 pala. 1, 20, 19. Stop. Eight. Stop. For sure. Stop the clock, they said. Okay. And that is your final four. I am very sure na at this point, marami na ang nag-search dyan. Check. Nag-check. At thank you po sa pag-post nyo sa Instagram ng mga pictures ng Celebrity Bluff. Mamaya, i-check natin kung tama ang mga sagot nila sa pagbabalik ng Celebrity Bluff Season 10! Welcome back, it's time to check. Revelation time! At ang mga sagot nila, Justin Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift, and Kim Kardashian. Yes! First, we open for 25,000. Kim Kardashian. Kim Kardashian, is it a fact? Yes! Kim Kardashian is number 2! Okay, okay, Kim Kardashian. Next, we open for 50,000 Ariana Grande. Is it a fact? Yes! 50,000! Ariana Grande is number 3. We have number 2 and number 3. Looking for number 1 and number 4. I hope you got them. Ay. Okay ka lang, Ryza? Opo, okay lang. Okay. Are you in college already? Graduating po. Yes. Nag-OJT na po. Saan ka nag-OJT? Anong course mo? Letran po. Letran Kalamba. I mean, human resource. Human resource. Letran Kalamba po, human resource yung course. Kinakabahan ito. Human resource. Develop. HR. HR. Okay. Tagaayos. Okay. Next, we open. Taylor Swift! For 75,000, is it a fact? Yeah. Yes, marami siyang followers. Yes. Huwag kang ma-disappoint. But number 5. Okay. Yeah. Justin Bieber! For 75,000, is it a fact? Huwag ka ma-disappoint, Alden, Ryza. Number 6 siya. Beyonce, Selena. So it's Beyonce. Beyonce is in fact number 1. Selena Gomez is number 4. Yes, yes, yes. Now we will start following them. Yes. But we follow you. Yes po. And you're always very good in playing Celebrity Bluff. Congratulations, thank you have 50,000. Thank you po. Thank you, Ryza. Thank you po, thank you. Salamat, and please invite everybody to your shows. Yes po, Sunday All-Stars po, every Sunday pa rin. And mga dami ka sa Eat Bulaga. Every Sunday pa rin. Opo. Sa Eat Bulaga po, every day. Sama si Kuya Jose po. Of course. Bluffers, thank you. Brad Pitt. Thank you, Zine Quicks. Yes. And Trending Bubay. Yes, kita-kita sa Zirko and Clowns gabi-gabi pag gusto nyo mag-enjoy. My one and only darling. Wait, Bulaga. Celebrity Bluff. Araw-araw na po. Hindi! Every Saturday lang po. See you guys next Saturday. Dito lang sa mas makulit, ikaw yon. At mas exciting, ikaw ako yon. Na Celebrity Bluff, tayo yon. And we are in Season 10! Thank you, everybody. Oh.